At dahil ilang araw na lang ay magbabagong taon na, panahon na upang alamin naman natin ang mga bagong taon na mga maswerteng pagkain sa taong 2020. Ang salitang bago ay nagdudulot ng mga saloobin ng pag-asa at isang pagkakataon upang tumuon sa isang listahan ng mga fresh goals, hamon at pagkakataon. Maraming mga kultura sa buong mundo ang naniniwala na ang susi sa isang maligaya, malusog, ligtas na pananalapi at maging produktibong taon ay nagsisimula sa pagkain ng ilang maswerteng pagkain sa bisperas ng bagong taon at araw ng bagong taon. Ang teorya ay gumawa ng mabuti, kumain ng mabuti sa unang araw ng taon upang simulan ng tama ang bagong taon. Kaya naman, narito ang ilan sa mga maswerteng pagkain na dapat nating ihanda sa gabi ng bagong taon o sa araw ng bagong taon. Number 1. Mga ubas. Kumain ng 12 mga ubas, isa para sa bawat chime ng isang orasan right after ng hating gabi, upang magdala ng swerte sa bagong taon. Ang tradisyon na ito ay sinasabing nagmula o nagsimula noong 1909 ng mga grapes grower na nais na putuli ng mga sobrang mga ubas. Ang ritual ng ubas ay sinasabing ginagarantiyahan ang tamis at kapalaran sa susunod na taon. Ang bawat ubas ay sumusunod sa buwan, kaya ang iyong unang ubas ay kumakatawan sa Enero, pangalawa sa Pebrero hanggang sa huling buwan ng taon. Kung nagkataon na nakakuha ka ng isang maasim na ubas along the way, sinasabing mahuhulaan na ang buwan na iyon ay magiging isang hamon sa 2020. Sa Portugal at Cuba, ang mga celebrant ay gumagawa ng isang espesyal na nais para sa bawat ubas. Pangalawa, bilog na mga prutas. Ang mga bilog na prutas tulad ng mga dalandan at mansanas ay itinuturing ng mga lucky food ng bagong taon sa maraming mga bansa dahil pinaniniwalaan silang sumisimbolo ng mga bariya at magdadala ng isang maunlad na bagong taon. Ang mga mandarin oranges at tangerines ay ang pinakasikat na maswerteng prutas sa China dahil sa kanilang gininto ang kulay, na kung saan ay dapat na kumakatawan sa kayamanan at mabuting kapalaran. Sa feng shui, ang pinaniniwalaan na ang mga dalandan ay may iwasan ng masamang kapalaran. Dito sa Pilipinas, naniniwala din tayo na dapat kumain o maghain ng 12 prutas sa araw ng bagong taon upang magdala ng swerte at kasaganaan. Ang isang prutas ay kumakatawan sa bawat buwan ng bagong taon. Avocado, ito ay prutas. Ang berde at lila na kulay nito ay sinasabing kumakatawan sa kaunlaran. Pangatlo, beans. Bakit nga ba kailangan kumain ng mga black-eyed peas o iba pang mga beans sa bagong taon? Dahil nga ang pagkain ng beans sa bagong taon ay itinuturing na good luck. Ang teorya ay dahil sila daw ay namamaga habang niluluto mo sila. Ang mga beans din ay sumisimbolo ng kasaganaan at paglaki. Sa timog, ang pagkain ng beans ay nagpapakita ng isang tanda ng pagpapakumbaba at sa makatuwid, inaanyayahan ito ang magandang kapalaran. Ang mga itim na gisantes ang pinaka-popular na beans na kinakain sa bagong taon na sinusundam naman ng mga birding lentil. Ang bilog na hugis nito ay sinasabing kumakatawan sa mga barya at ang birding kulay nito ay kumakatawan sa kulay pera. Number 4. Greens or mga gulay. Ang mga gulay ay sinasabing magpapakita sa iyo ang pera. Ang lutong collard, turnip greens, mustard greens, chard, spinach, cabbage, arugula at dandelion greens, lahat ay sinasabing kumakatawan sa perang papel. Siguraduhin na i-file ito. Ang mas maraming gulay na iyong kinakain, mas maraming kapalaran na mayroon ka sa darating na taon. Number 5. Pork. Kung kakain ka ng karne, piliin ang baboy kaysa sa manok o baka sa araw ng bagong taon. Dahil ang mga baboy ay naguhukay gamit ang kanilang mga nguso na siya namang kumakatawan sa pagsulong ng pagkilos o pagunlad habang ang manok at turkey ay kumakahig paatras at ang baka naman ay nananatiling nakatayo lamang.
Lahat naman tayo ay nais na sumulong, hindi pa atras o manatili sa parehong lugar sa bagong taon. Ang mga buto-buto, bacon, ham at sausage ay madaling isama sa menu ng mga maswerteng pagkain sa bagong taon. Kung ikaw ang tagaluto sa bahay, isaalang-alang ang paglalagay ng baboy o ham sa iyong mga black eyed peas or lentil para sa dagdag na lasa. Maraming mga kultura kabilang ang Alemanya, Austria, Switzerland at Ireland ang kumakain ng baboy hindi lamang dahil sa paniniwala ng paglilipat ng pagsulong, ngunit dahil ang mataba na karne ay sinasagisag din ang pagtaba ng kanilang mga wallet. Pang-anim, isda. Kung ayaw mo naman sa karne, ang mga isda ay isang mahusay na pagpipilian bilang isang bagong taon na maswerteng pagkain. Dahil ang karamihan sa mga isda ay lumalangoy pasulong at ang kanilang mga kaliskis ay pinaniniwalaan na sumisimbolo ng pilak. Ang isa pang pamahiin ay dahil maraming mga isda ang lumalangoy ng pangkat at naglalaglag ng maraming itlog sa isang pagkakataon, ito ay isang palatandaan daw ng kasaginaan. Sa Germany, ang ilang mga tao ay naglalagay ng mga kaliskis ng isda sa kanilang pitaka at pinapanatili ito doon sa buong taon dahil pinaniniwala ang magdadala ito ng magandang kapalaran. Ang mga Hapon naman ay mayroon ding mga isda para sa kaunlaran at yaman, pati na rin ang hipon para sa isang mahabang buhay at herring roe para sa magkamayabong. Sa ilang mga bansa, ang mga isda ay hinahanda ng buo mula ulo hanggang buntot na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang taon at simula ng isang bago. Kung nais mo ang pagkaing dagat, mga isda, hipon, clams, mussels, squids at talaba ay lahat ay magagandang pagpipilian bilang mga maswerteng pagkain ng bagong taon. Pampito, noodles. Kumain ng pansit para sa mahabang buhay. Sa China, ang bagong taon ng mga pagkain na swerte ay palaging may kasamang pansit. Dapat kang kumain ng kahit isa lang ng isang mahabang noodles ng hindi ninunguya para sa isang magandang mahabang buhay. Kaya kakailanganin mo ng isang malaking palayok o lutuan upang pakuluan ang mga ito ng buo at magsanay ng iyong mga kasanayan sa slurping. Ang Japan ay may parehong paniniwala at naghahain ng mahabang toshikoshi soba noodles sa araw ng bagong taon. Karaniwan kinakain nila ang mga ito sa hating gabi sa bispiras ng bagong taon at mas mahaba ang pansit, mas mabuti. Ang isang karaniwang ulam na inihahanda sa Asia para sa paggamit ng noodles ay ang stir fry. Number 8, mga butil. Ang bigas, quinoa, risotto, barley, oats at iba pang mga starch ay sumisimbolo ng kasaganaan dahil nga sila ay namamaga kapag niluluto. Tulad ng mga pansit, ang ilang kultura ay kumukonsumo ng bigas pagkatapos ng ating gabi upang maakit ang maraming kapalaran sa bagong taon. Sa mitolohiya ng India, ang bigas ay ginagamit sa mga relihiyosong seremonya dahil sa paniniwala na ang mga butil ng bigas ay kayang sumipsip ng masasamang enerhiya at anumang bad omens. Mga bilog na pagkain. Ang mga bilog na pagkain ay nasa hugis ng isang singsing at kumakatawan sa darating na buong taon. Napakadaling isama ang mga bilog na pagkain sa iyong menu ng maswerteng pagkain. Ang mga donuts, cookies, cakes, pancakes, crepes, biscuit, pies at pizza ay lahat ay pwedeng mga pagpilian. Siyempre, para sa mas healthier na pagkain, maaari ka namang pumili ng mga melon balls, sushi, kamatis, olives, kapute, talong, patatas at iba pang mga veggies na hiniwa sa mga bilog. Maging malikhain at gumamit ng mga pamutol na cookie upang gumawa ng mga bilog na hugis sa iba pang mga pagkain katulad ng keso at prutas. Cornbread. Sinasabing na ito ay sumisimbolo ng ginto. Ang cornbread ay isang tanyag na southern tradition ng bagong taon. Upang matiyak ang labis na swerte, ang ilang mga tao ay nagdaragdag ng extra na kernel ng mais, tumutukoy sa mga gintong nuggets. Ang ilan ay nais na gumamit ng drizzle ng honey o ng butter honey bilang isang topping sa kanilang cornbread dahil sa gintong kulay nito at upang magdagdag ng mas maraming swerte.
Number 11. Mga malalagkit na pagkain. Ang mga kakanin gawa sa malagkit na bigas gaya ng biko, kalamay o tikoy ay sinasabing swerte din na pagkain sa bagong taon. Dahil ito raw ay sumisimbolo ng isang malagkit na pagsasama ng magpapamilya at para mas lalong kumapit ang magandang kapalaran sa inyo. At ang ating panghuli ay ang champagne. Pagkaman ang inumin na ito ay hindi isang food item, hindi natin pwedeng iwanan ng champagne. Ipinagdidiwang ang bagong taon ng may champagne or prosecco. Sa ilang mga kultura, iminumong kahi nila na pagkatapos ng hating gabi, gumawa ka ng tatlong maikling mga pagtalo nang walang natatapon sa iyong inumin. At pagkatapos ay ibuhos ang champagne sa likod mo upang iwanan ang lahat ng mga negatibo sa nakaraan. Kung ang iyong champagne ay tumama sa ibang tao, walang problema dahil iyon ay nangangahulugan na good luck para sa kanila.